Hello po! Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore, at sa anumang pong sulok ng mundo na may Pilipino. Sa ating po mga OFW at sa ating po mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tayo po ay magtutuloy na para sa ating libangan. Ang pangungulekta ng barya o coins yan. Okay. Mga mahihilig mangulekta ng coins at barya eh. Ayan, meron tayo pag-uusapan dito. Isang 1 peso serisal, 2013. 1K to 5K nga ba? Ayan, no? 2013. Baka meron ka. 1K to 5K. Yung mataas ang presyo, no? Ganyan po talaga yan. Yung 2013 na yan eh, medyo mataas na po ang presyo niyan dahil po ano yan ha, dahil wala po siyang ano, masasabi nating hard to find na itong ganitong klase ng 2013. Hindi po ito ordinaryong 2013 ha, talagang mahirap na po makita ito sa sirkulasyon, tsamba na lang. Ngayon kung ang coins mo ay ganito ha, yung ganito yung 2013 mo, yan, ganyan na ganyan ha, yung disenyo ha, pero yung gas eh, gas eh sana hindi ganyan kagasgas, kasi kapag ang 2013 nyo ay walang gasgas, tapos yung malaki yung ano, malaki yung ganyan, no? Ha? Hindi naman to frosted eh, no? Ganyan, no? 2013 tapos walang gasgas, alay, ang presyo po niyan eh lalampas pa yan ng 5,000 pagka talagang walang gasgas, yung talagang halos talaga uncirculated talaga. Eto, nakuha ko lang ito sa sirkulasyon eh. Napakahirap na no. Ang tagal na ako naghahanap nito. Medyo ngayon lang dumating sa akin, nung nakaraan lang. Ayan, o, tingnan niyo po yung kanyang klase, no? Ayan, para makita natin. Ayan. Malalaki po yung kanyang cogwheel. Tapos Bangko Sentral ng Pilipinas, malalaki po yung kanyang script, no? Ayan ang kanyang ano, ang kanyang itsura. Kung ganyan ang coins nyo, eh, 1K to 5K. Pero pagka ganito may mga gasgas na, 1K na lang to. 1K, huwag nyo na ibigay ibaba sa 1K kasi mahirap na talagang ano to, makita to. Isa na po itong matatawag na nating rare to eh. Mangyari, paano hindi yung masasabing rare? Sa Numista, walang nag-submit ng ganitong ano ha, ganitong 2013 na variant ha. Ang Numista, ang nakasulat lang, ang sinabit lang nila eh, ano ha, yung reverse 3. Yeah? Reverse 3. Pero at saka yung ano, reverse 3 pros, yun lang po ang sinabit nila. Hindi sila nakapag-submit ng ganitong klase ng 2013. Ayan, papakita natin yung sinabit nila. May mga frequency rito eh. Ayan o. Oh. Ayan, bababa natin. Ayan ang sinabit sa Numista eh. Ayan o. Oh. Yung bold letters, reverse 3. Ayan yung ano, yung common. Tapos nag-submit sila na reverse 3 pros. Ayan. Pero ito pong hawak natin eh, hindi po siya pros. Ano po siya? Ano ba tawag rito? Yung makintab. Makintab po siya. Wala po siya pagka-pros. Pero fine hair siya, no? Ayan, no? Grabe na ang dinanas nitong ano to. Naikot circulation, no? Hindi na, walang nagtatabi, no? Ako lang nakapagtabi. Swerte, napunta sa akin yan, no? Ayan yun. Yung wala siyang ano, hindi siya frosted. Reverse 3 pros, pero bold letter siya. Pero yung frosted nito, yan ang sinubmit ng ano, ng Numista. Pero itong ganito, wala po siya lang na-submit na ganito. Yung glossy, glossy yan. Oh. Baka pros din to, hindi naman. Kasi kung frosted talaga, yung talagang pros, maano siya, no? Ano ba itsura ng mga frosted? Meron akong itsura ng frosted dito, yan. Meron akong 2015 eh. Ito, yung kumakaya yung mga frosted. Yan, ang frosted, oh. Yung ganyan, naka-plastic. Yan. Tatalakayan din natin yan. Kung ano na nangyari dyan sa 2015 na yan. Maraming, ano, maraming nagulat dyan. Medyo nagkaroon ng bumaba ang presyo na yan, 2015 eh. Pero may mahal na 2015, ha. Itong 2013 na to, mabalik tayo sa 2013. Napakahirap pong hanapin ito. Yan. Isa na po siyang, ano, maituturing ko na siyang hard to find talaga siya. May pagka-rare na to eh. Rare na rin eh. Kung saan, malamang to eh, ilang piraso lang. Pero hawak na ng mga kolektor yung iba nito ha. Siyempre, hindi naman ipapakita ng mga kolektor yung mga ganyan ha. May mga hawak na ganyan.
Siyempre, yung picture pa lang niya, may bayad na pag pinakita. Pag pinakita ng mga collector, gusto mo makita tong ano ko, rare coins ko? Ah, may ano, may, kasi ano, hindi mo basta-basta makakita yan. Kung meron ka, magpakitaan tayo. Kasi sa pangungulekte, eh. Magpakitaan ko. Kung meron ka, pakikita ko yung sa akin, pakikita ko yung sa'yo. Tayong dalawa lang makakita kasi nga, yung mga rare coins na ganyan, eh, sa ano, kay, ikaw lang makakakita, tinatago po talaga yan. Hindi rin dinidisplay sa mga vlog, hindi gaano dinidisplay yan. Kasi mga kolektor, hindi naman vlogger. Pagka talaga kolektor, hindi ipapakita yan sa'yo. Pag gusto nila ipakita yan, mag-set tayo ng ano, mag-set tayo ng auction. Sa auction, eh, baka may tumawad, ganyan, pagka gusto kong ibenta. Pero kung gusto ko lang ipakita, yan, hindi basta-basta may papakita yan kahit sa auction. Yan, ganyan po kasi sa pangungulekta, lalo pag career na talaga, no? Ito, parang ito kasi, wala na siyang ano, hindi na siya gaano makikita sa circulation, ganitong glossy na 2013, mahirap na po siyang makita. Yan, kaya napakataas na ng ano yan, mataas na ang presyo niyan. Meron na akong nakita dito, pinibenta sa Lazada, ito, tignan nyo ah. Pero hindi naman pros eh, pero titignan nyo oh. Yan, normal lang naman, no? Series al 1 peso, BSP coins 2013, frosted, rare, and hard to find. Hindi naman yung, ano, no? Hindi naman siya frosted, ano? Gastado. Pero hindi ito yung itsura nung mga frosted, tsaka yung, ano, frosted na 2013, wala ako, eh. Itong glossy, meron ako, no? Ayan, series al BSP. 6,500 na po ipinagbibili sa Lazada, no? Hard to find. Ako, hindi po ako para do sa mga do sa nagbebenta na hindi po ito yung ano yung kabenta-benta na ano na frosted na 2013 pero siyempre 2013 frosted mahal din yun no? Ito may 2003 naman binebenta 4-5 no ito frosted pa nakita natin no frosted siya no pero marami ng gasgas no kailangan talaga oh. Ang coins iingat oh walang gasgas para itong nakuha ko eh puro gasgas na rin eh yan no ayan ang aking ano no. Ayan. Ayan ang ating 2013. Hard to find. Pero masasabi ko na pong mangilan-ngilan lang to. Bihirang-bihira. Dahil wala na nagpakita sa ano eh. Sa mga online, mga nagdi-display. Wala na nagpatikita ng ganyan eh. Sa ano, hawak na ng mga collector. Tatago na yan. Hindi na ipapakita yan. Kaya kung baka meron kang ganyan eh, napakaswerte mo ha. Ikaw, kung meron kang ganyan, pwede mo rin i-display. Yan, 1,000 na ang display mo. Yung pinaka kamukha nito yung ganyan, no? Ganyang hindi kagandahan, no? Hindi na kagandahan itong 2013 na to, pero talagang bihirang-bihira to. Bihirang-bihira makita, yan, ha? O, sino ba yung, ano, sino ba yung vlogger na, ano, namimili, kasama natin sa industriya, sa, ano, kasama natin namimili ng coins na mahal? Si, ano, si Salapi TV, ha? Wala ka pa siguro yan, Salapi TV, yan. Pwede mo nang bilhin yan sa mga, ano, ha? Sa mga viewers, sa mga gusto magbenta, pwede mo nang ano eh, content na sabihin mo, bibili ka niya. Sana mas mahal mo pang mabili yung mga ganyan, no? Eh, sa LapiTV, ano naman, natin yan eh. Natutuwa naman ako, kahit pa paano eh, kahit sinabi niya lang na bibili siya, bibili. At least may bibili, no? May bumibili, no? Yun ang ano lang eh. Yung bumibili siya sa mahal na, sa mataas na halaga, yan mo. Sinasabi niya naman po talaga, bibili siya sa mataas na halaga. Ayan, meron ka na namang nakitang medyo mahirap hanapin. Yan. Okay po ha, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.